Lads, magandang buhay. Aling ko DR-M50. Ito lodi ay UHF BHF 50 at 35. Nung una lodi, hindi ko siya pinapansin, pinapabayaan ko lang siya kasi nga wala rin siyang mic. Bali, mayroon akong mic para dito which is modular. Yung mga modular kasi lodi ay medyo ibig kong sabihin, modelo na rin yung gantong klaseng radyo. Modelo, naglalaban yung pagka-modelo niya tsaka old. Pagka modular yung gamit na socket sa microphone. Yun lang naman lodi ay ang sabi nila ano. Bali, Japan siya lodi. Ito yung mga tunay na Japan na mga radyo. Gaya nga lang nabanggit ko, nung una ay hindi ko siya pinapansin dahil hindi ko mai-set up, hindi ko mai-proseso kung saan yung kanyang crossband, kung ano yung features niya. Gusto ko mang gamitin pero wala akong mic para dito na ibig kong sabihin walang kasama na nakuha ko. Bali, may mic naman ako dito pero hindi ko rin alam kung nasaan ko naisiksik. Kaya ilang araw ko rin siyang pinag-isipan lodi. Nag-search din ako sa mga search engine. Wala akong mahanap kung paano yung pagse-set up ng kanyang crossband. Pero nahanap ko rin siya. Na-set ko rin yung kanyang crossband na gamay ko rin o na-chambang ko rin. Kasi sa mga ibang radio like Kenwood na crossband, yung mga luma din na pang crossband kagaya ng 733 na Kenwood, ay ang features niya ay power din hot key lang din, may mga pinipindot na hot key tsaka mo ipapower, ayun, mag-activate yung kanyang crossband repeater. Pero mamaya lodi ipapakita ko kung paano siya gumagana. Siya nga pala lodi, maganda itong unit na to kasi nga pwede kang mag-adjust ng power. Pwede kang mag-adjust ng kanyang volume sa crossband, yung kanyang audio pagka naka-crossband na siya. Kung nahihinaan kayong kanyang volume audio o sa kanyang transmit audio, ay pwede mo siyang ipihit-pihit dito. Ayan, ito yung kanyang rotary knobs. Ayan, may mga selection din siya dito. Ayan o. Tapos yung mga kung gusto mong mag-shift ng low power, high power, mayroon naman na rin siya dito. Ayan, mag-function ka lang, function low, function high, mga ganyan siya lodi. Andito naman lodi, yung mga label niya ay kompleto dyan, buong-buo. Ayan o, makikita mo kung anong function. Yung receive naman niya ay okay. So far wala naman nag-uusap sa ating frequency ngayon, kaya lumipat tayo. Nagtatalsikan na yung kanyang mga alikabok lodi. Pakita ko sa inyo yung loob lodi muna bago natin iset sa kanyang crossband. Pagka tinanggal natin yung apat na tornilyo sa ibabaw, naka-adjust pala ito lodi ng hanggang 20 watts na lang siya o 22 watts dahil yun yung ginagamit kong pang RPT kung minsan dito sa location. Ito lods, kung mapapansin nyo, ayan, hawakan natin yung speaker, baka ito, hawakan natin itong speaker, baka pumiglas ay dumikit dito sa body o sa board. Ito lods, kung mapapansin nyo, ayan, mayroon siya dito lodi, kung out of brick siya, ayan, pwede kang mag-experiment, magbatak dito. Pero hanggat maaari, kailangan matalas yung pandinig mo pagka nagpipihit ka nito. Yung TC1 na yan, yung frequency. Kasi mag-out of brick yan. Mayroon siya dito ng squelch. Kung gusto mong mag-adjust ng squelch, depende. Ibaba, itaas. Kung may splatter sa paglalagyan mo ng crossband o RPT, pwede kang mag taas at baba ng kanyang squelch. Ayan, meron din dito. Meron din siyang power, ayan o. Pwede kang mag-adjust ng power dyan.
depende kung anong power choice mo na ilalagay, 50, 40, o 30, pwedeng 5 watts lang, kasi nga pang RPD lang naman, pwede rin yun. Tapos meron din siyang mode, ayan o, yung mode na yan, yan yung pipihitin mo kung gusto mong malakas yung audio mo sa microphone, kung gusto mong maging malakas yung audio mo pagka naka-crossband na siya. Pwede rin, dito ka mag-a-adjust. Ganon din dito, Lods, sa kanyang UHF. Ganitong-ganito rin yung style niya. Ito, Lodi, yung board ng VHF. Ito. Dito banda yung VHF natin. Kung makapansin nyo, ay solid state yung kanyang mga capacitor. Okay? Atin munang isole itong speaker niya. Yan. Okay. At buksan din natin sa kabila, sa may UHF naman tayo. Yung sa ibabaw, Lodi, VHF, dito naman sa ilalim ay yung UHF. 35 yung UHF niya, gaya ng sabi ko kanina, then 50 yung VHF. Ayan, kung mapapansin nyo, Lodi, andito rin siya, yung kanyang UHF. Parehas din sa kabila. Mayroon din adjacent sa may squelch. Ayan. Mayroon din dito sa may mic. Yung power ay mayroon din. Sa out of brick ay mayroon din siya, Lods. Ayan o. Tsaka mapapansin nyo ay solid state din yung mga pyesa niya. Ayan. Ito naman yung finals ng UHF, which is 2, 4, 5 pinch siya, Lods. Kung i-imagine nyo, Lodi, yung board na yan ay board na ng mga modelong radyo ngayon. Ayan o. Pero ito talagang solid siya. So naipakita ko, Lodi, yung loob niya. At i-try naman natin yung kanyang crossband. Sa mga may gantong radio, Lodi, napakahirap hanapin yung kanyang pagseset ng crossband. Pero napakadali lang. Kaya lang, syempre kahit sabihin natin na madali lang iset yung kanyang crossband, kung wala ka namang paggagayahan, eh talagang mga nga pa ka, Lodi. Kakapain mo talaga. Kasi nga, sa internet ay wala naman itong pinapakita kung paano ang pagseset ng kanyang crossband. Basta yung pinapakita lang nila na yung specification niya, kung saan frequency range siya mayroon, kung ano pang mga ibang features niya, yun lang yung pinapakita. Pero yung pagseset ng pagko-cross o pagseset ng repeater ay hindi nila ipinapakita. Balik crossband na nga ito, Lodi. Pagka pumitik yung UHF, may transmission sa VHF. Pagka may pumitik dito sa VHF, may transmission sa UHF. Halimbawa, Lodi, ayan. Yung usapan na yan ay i-transfer natin sa 4324. Okay? I-set muna natin yung ating frequency. 4, 3, 2, 4, 0. Okay? Andiyan na yung frequency natin, Lodi. Ayan. Okay, tugban na lang muna natin. At i-set muna natin siya sa crossband. Ganito lang ang pinipindot, Lodi. Pagka i-crossband na ang ganitong klaseng radio, ay i-press lang itong isang control. Ayan o. Ayan. Yung volume control, i-press lang to. Kasi may pindutan niya mga yan, dalawa. Kung i-on mo yung kanyang crossband, pipindutin mo to, then sabayan mo ng power, bitaw. Eto na siya, Lods. Para naman malaman mo, ganun lang yun. Patanong ko sa
kung gusto mo naman nang i-release yung kanyang crossband Lodi, ayan, kahit anong pindot mo dyan, hindi mo na... Nakita mo, Lodi, kahit anong pindot mo dyan, ay hindi mo na maya-unlock yung kanyang crossband. Kaya ang gagawin mo, shutdown mo uli yung radio, ito namang kabila ang pipindutin, ayan. Ito yung activate, ito yung deactivate, okay? Pipindutin mo to, power, ayan, deactivated na yung crossband niya. Kumiga ka dito sa 43 to 400, baka kapag-transmit ka na sa 14426. Pero hindi natin pwedeng pigahan yan kasi nga nag-uusap sila. Tsaka hindi rin ito makakapiga hanggat may nag-uusap. Ayan o. Ayan. Nag-press tayo, nag-attempt tayo na nag-press, which low power lang para hindi naman makasagabal kung sakali man nakokopya tayo. Pero nag-transmit yung ating piniga dito ay pumunta sa... Oh, for example na lang, Lodi. Itanggalin natin sa may RPT. I-deactivate natin. Okay, pupunta tayo sa... Okay, pupunta tayo dito. I-main natin siya. Pupunta tayo sa 418. Ayan. Pipigayin natin ang 43 to 400. I-set muna natin yung kanyang crossband. Okay, nakaset na yan. Ayan siya. 1, 2, 3, 4. Napakaganda ng audio, Lodi. Pinihit ko na kasi yung kanyang audio, Lods. Bali, pinablasting ko na. Kaya napakalakas ng kanyang audio. Okay, Lods. Sana may konting tips ako na nai-share sa inyo. Ang wala lang sa kanya, Lodi, yung radio na to ay wala siyang receive tone dito sa VHF, at wala rin siyang receive tone para sa UHF. Bali, transmit tone lang ang mayroon. Yung TX tone, mayroon. Pagka pumiga ka, mayroon kasabay na TX, pero yung receive, para ma-secured mo yung RPT mo, para wala siyang QRN, walang splatter na dumarating sa kanya sana, at malagyan mo ng mga susi ito, ay wala siya nun. Okay? Pero sa transmit, receive ay napaka ganda. Pagkakaalam ko, rirata yung gantong klaseng radio. Aling ko na gawang Japan. Pwede nyo rin i-search, Lodi, sa mga search engine ito. At makikita nyo yung mga ibang review nila sa gantong klaseng radio. Okay? At shoutout nga pala kay Tito John Alegre ng Bagyo. Magandang buhay po dyan. At sa lahat ng mga kaibigan natin na ka-standby dyan, magandang buhay po. Thank you very much po sa inyong lahat.